masasabi ko talaga na si Alex G, pag nakasama mo siya, feeling close ka agad siya. At dun ko napansin sa video na yun na naging ganun si Alex. Na syempre, hindi natin masasabi na lahat ay komportable sa ganun. For example, nakasama ko siya, uy, ganyan-ganyan. Very open siya, sasabihin niya sa akin. Kung, ay Tony, hindi. Masasabihin niya hindi. Kasi ganito yun. At Tony, kasi ganito yan eh. Ah, kasi ang alam ko ganito. O, open siya at ang inexisera niya, para siyang bata. Pag nakasama mo si Alex Gcash, para siyang bata, gusto niya lagi makipaglaro. Ganun ko nakita yung video, but tulad nga na sinasabi ko sa inyo, eh, may other side yung storya. Hindi natin alam yung storya ng buo, wala tayo doon. Diba? Wala tayo doon. And, siguro kung napahiya niya si Kuya, sige po pwede niyo sabihin na, yes, pwede yung napahiya ng tao eh. Pinost ng ibang tao, eh di parang napahiya siya, diba? Pag pwedeng deserve niya rin, sige na ipahiya niyo sa social media. Na express. Kung hindi alam ng tao, educate mo yung tao. Siguro, pwedeng alam yun ni Alex, nakalimot siya, o pwedeng lasing siya. Hindi na, ayoko din i-validate na lasing yung tao kasi iba rin ako malasing at ayoko rin maging excuse yun kasi dapat nagko-control kami. Pero kung medyo naging masyado siya, eh sabihin nyo, bukas naman ang comments eh, di ba? So, kung pwede yung sabihin yung totoo na, Alex, mali yan, kasi ganito, ganyan. Pwede ganun, pero huwag natin paitimin yung puso natin, mga ses. Ang grabe yung ano eh, grabe yung eksena. Alam mo yun, pwede naman kayo magsabi kung ano yung alam mo sa mali, alam mo yun. So, sa part na yun, wala akong pagkampi dito kay Alex. Wala din akong pagka-bias sa kanya. Wala din akong sinasabi na tama siya. Wala. Sinasabi ko nga din na possibility na talaga oo. So nakikita natin, oh, parang medyo insensitive ka din sa part na yan. Yes, of course. Pero ako, gusto kong i-share kung paano ko nakasama si Alex. Tulad ng mga biglaang nagsulputan na inantay lang naman na puki na Alex, tapos biglang maglalabas na, oo, nakatrabaho ko yan. Ang pangit ng ugali yan, etc. Kung talagang matapang kasi, una pa lang, labas mo na. Huwag kang Tony Powler. Ako kasi may mga iba dyan. May mga bala ko eh. Hindi nila alam yung mga kasalanan sila sa akin eh. Alam mo yun? Titimpi lang ako. Pero pag kinanti ka na, tsaka ka kumanti. Kinanti ka kasi. Alam mo, never naman ako nagsalita o nagsabi ng something sa isang tao kung hindi ako inaaway, inaatake, o hindi ako sinabihan ako kung ano-ano. Hindi. So sa part na yun, iba, halatang nag-antay lang talaga na magkamali siya tapos magsasalita. Na syempre, sasabay pa ng mga puta, peting, mga social media artists na nakita lang yung mali. Oo naman, sa video naman kasi talaga, makikita mo yung mali. Okay naman yun, pero huwag sana natin kalimutan, lalo na sa mga sumusuporta kay Alex G na nagka-cancel sa kanya ngayon, na itong flaw ni Alex G, kasi may ADHD siya eh, halata naman. Na may ADHD siya, yun sinasabi ni MJ na hindi siya mapakali. Ang likaw-likaw niya, may ADHD siya, sobrang hyper ni Alex. Feeling close, makulit, gusto makipaglaro palagi. Yung pagiging gano'n niya, eh ginawa niyang strength. Huwag yun naman sana makalimutan na lahat ng ginawa niyang kalokohan, pampatawa, pampakulit, nakakapagod din yun mga Mexico na ginawa niya sa YouTube niya. Eh minsan din naman din napatawa kayo. Diba? Minsan lang din namang napatawa kayo ni Alex na minake sure niya na pag-uwi kayo sa trabaho, meron kayo pinapanood na matatawa kayo. Pag nai-stress kayo, punta ako sa channel ni Alex G. Tangi na, tatawa nga muna ako. Ano bang trick na ito ngayon? Sino nakakulab na ito ngayon? Sino kaya nag-reach out niya para may bagong flavor sa channel niya? Minimake sure niya na ganun yun. At huwag naman natin again ulit husgahan yung para alam mo, ganyan ka na lang. Alam mo, tangi na.